Hi guys, it's me again, Jane, and welcome back to my YouTube channel. And part of this vlog, guys, ay meron ako sabihin sa inyo. Ito ay isang private, ay hindi naman private. So, ganito kasi guys, kapon, super sakit ng katawan ko. Parang binugbog yung katawan ko guys, super sakit. Sa likod, kamay, bukton, sa hawak, at sa paa, binte, at doon sa pinakadulo-duluan. Super sakit talaga. Parang hindi ko na kaya. Sabi ko kapon, ano ba to? Tapos, chinek ko yung temperature ko na 37 degree. So, ano na to? Sabi ko, sa isip ko lang. Yung nung Thursday, guys, super lakas ng hangin dito sa amin. Maulan, maangin. And then, pero nung Friday, nagtrabaho pa ako, guys. Na-feel ko na talaga na bakit ang parang napakapagod ko. Matamlay ako. Parang bilis ko mapagod. Pero nag-test naman ako. Negative naman. So, pagdating ko sa bahay, nag-ano pa ako, namili. Yes, nag-grocery kasi. Saturday, wala na akong time mag-grocery. Kaya Friday, nag-grocery na ako ng pagkain namin. Yung pagkaunti-kaunti lang hanggang weekend lang. Tapos, yun nga, nung Sabado ng tanghali, doon ko naramdaman. Super sakit ng katawan ko talaga na para akong binugbog ng 5 tao. Yes. And then, kagabi, yung nafe-feels ko na guys, na parang makate yung ano ko, yung leeg, yung throat. Pero hindi naman sa throat, parang lang nangate yung And tapos guys, nung pagising ko kaninang madaling araw, mga 3 o'clock in the morning, inubo ako. Super talaga yung ubo ko, yung pasunod-sunod na parang dry cough ba? Buti naman, may binili akong swab test noong nag-grocery kami last week ago. Kaya, nag-swab test ako kasi alam mo naman, yung asawa ko ay matanda na at saka maraming sakit. Walang immune. So, nag-test ako. Nakita ko guys, 2 guhit. Pero yung isang guhit, hindi naman masyadong dark. Yung isa, yung makita mo talaga ang 2 guhit. Kaya, na-shock na ako guys. So, lumipat na ako dito sa maliit na kwarto. Ipakita, ituturo ko nga mamaya sa inyo. Lumipat ako dito sa maliit na kwarto. Ayun, si asawa. Buti siya na late nang bumaba pala siya kasi nag-toilet. Tapos yung pag sa kanya dito sa taas, nakita niya dito sa maliit na kwarto namin ay bukas yung ilaw. Sinadya ko talaga para pupunta siya dito. Tapos yung tinanong niya, ano nangyari? Sabi ko, dito lang muna ako. Sabi ko, kasi nag-test ako ngayon ay 2 guhit. Positive siya, guys. Tapos, kasi yung si Jaika, noong Friday pa lang yun, nagsingot-singot na may sipo na siya, guys. Sabi ko, wala niya, mag-test ka. Nag-test siya, sabi niya, negative daw siya. So, hinayaan ko lang yun. Kaya, baka sa ano lang, sa test, sa swab test lang yung binili namin kasi sa grocery ko lang yan binili.
Kaya, kanina talaga, nagkuha talaga ako ng appointment doon sa test syndrome. Sabi ko, tara, para sigurado tayong tang dalawa. Punta tayo doon, magpa-test tayo doon. Yan guys, pumunta kami doon, guys. Ang pagbalik namin ay nag-email sa amin yung yung sa test center doon. Percent positive. So, kaya dito muna kami sa kwarto, nagkukulong si Jaika, nagkulong sa kwarto niya. Ako dito sa kabilang kwarto. Yung tulugan ko lang guys, yung sofa lang. First time ko itong matulog ngayon, dito. So, nag-alala nga si asawa kasi kahapon eh, doon ako sa kanya. So, kailangan din niyang bukas magpa-test para sure na wala siyang nakuha nang galing sa amin. Kasi isang toilet lang kami, isang kusina lang kami. Saka ako doon sa kanya sa ano sa baby room kahapon, pero nagmask naman ako kahapon guys. Tinatanong ko nga siya ano may symptom ka ba, sabi niya wala daw siyang naramdaman, so good side lang na wala siyang naramdaman, kasi yung sa akin talagang naramdaman ko kaagad na kaya ito yung pakiramdam ko ngayon. Makati pa rin yung dito ko. At saka yung parang may something dito sa ano ko, sa throat. Hindi naman masakit. Yung medyo parang mahapde na kanaano. Hindi ko alam guys. Wala naman minsan. Pag nangangati talaga ay nag-uubo ako. Kaya yan. Yung ginawa ko ngayon ay more on tea. Tingnan niya. Yan. So, mamaya guys, i-tutor ko kayo sa aking maliit na room. Sa aking maliit na kung saan ako matutulog. So, dito sa amin kasi maginaw pa. Hindi ako nag-heater. At binuksan ko yung bintana palagi para fresh yung hangin. Ayun. Ito yung ano ba yun? Ito yung salon ko. Ay, dito ako ngayon matutulog sa aking salon. So guys, itutulog ko sa inyo kung saan ako matutulog ha. So guys, ito po ang aking higaan sa ngayon. Diyan na ako matulog. Konting sofa. Maliit lang ang aking higaan. Nakain tayo ngayon. Hi guys, today it's our second day sa quarantine. So, pumunta ko kanina sa test syndrome at nagpa PCR test kami ni Kai. 100% guys, positive. So tingnan niyo yung boses ko, di ba medyo nag-iba kasi sa ngayon guys, yung pakiramdam ko parang mahapde yung dito ko. Yung throat. Mahapde siya. Tapos, medyo para akong naubo. Dried yung ubo ko. Pero hindi naman masyadong ano yung malala. Tapos yung ilong barado, hindi nga ako nag-heater guys eh. Inoff ko yung heater, tapos inopen ko yung bintana. Kahit malamig, hindi lang titisin ko. So,
Marami kong pinamili kanina. Bumili ako ng loya at naglagan ako ng loya at nakainom na ako ng dalawang tasang loya na may citron, na may lemon at honey. Oh Lord, sana matapos na to. Sana hindi to lalala. Sana kapag nyo po kayong pamabayaan. Yung naproblemahan ko lang guys, yung si asawa. Pero ako, hindi talaga ko lumalabas sa kwarto dito guys, sa kwartong to. Pag walang mask. Kailangan nakamask ko yan. At saka dala-dala ko yung mga disinfects. Mga disinfections. Pag lumabas ako, dala-dala ko talaga yan kasi pinupunasan ko yung mga doorknob. Kailangan yan. Or lahat ng mga mahawakan namin or ko. Minsan nga nag-hancho ako guys eh. Kaso wala na akong hancho. Mag-order ako guys. Order na naman. Feelings ko guys parang mahapdi yung dito ko. So guys, inform ko ulit kayo kung anong reaction namin bukas. Hi guys, today is our third day of infections. So magluluto ako ng manok, nilagang manok. Ayan. Saka may sinat and merong chapoy. So para manuan kami yung makahigop ng sabaw. O, tingnan mo guys yung ano ko ngayon dito sa aming kusina. Kailangan akong nakamask at saka naka-fish held para safety. At bukas yung bintana namin guys, ayan, para fresh air yung makapasok dito at safe na safe si Hubby sa ano bird. Hindi siya mahawaan. And magluluto ako ng pagkain namin ni Kai at i-update ko kayo kung anong paano kami kumain ni Kai, paano yung bonding namin yun na kami nakakabonding ng nagka-infection kaming dalawa. So guys, i-update ko kayo mamaya ha. Magluluto muna ako. See you later. So guys, ito na kami ngayon. Kumakain na kami ng aming hapunan. Banding namin ni Kayo. Ito. Quarantine is life. Alam mo, pinapasalamat ako sa quarantine. Bakit? Pinapasalamat ako nag-positive ako. Why? Ang dalawa. Kasi alam mo kung bakit? Bakit? 2 weeks ang pagbubanding na. Paano kasi hindi ka naman umuwi yan? Nung umaga. Kalanan mo rin. Guys, para kami yung nasa probinsya. Ganito yung sitwasyon namin sa Pilipinas. Nung doon pa kami sa Phuket. Sila mama tsaka si papa lang ang makakain ng nasa mesa tsaka umuupo. Mm-hmm. Pero yung iba, the rest is... Nakaupo lang kami sa sahig. Makain. Nagkatulog aga? Ako din. At yung tinula ko guys, ang sarap. Masarap ga? Sobra. Manok. Yeah. Char. Joke lang. Tara. Yun. Ito yung pang-tradis namin. Dito kami kumakain sa taas kasi bawal kami kumain sa kusina.
kami nang mag-adjust ni Jaika. Nilalaan namin yun sa aso kay Bernard. So guys, so ganito kami everyday. Dito kami nag-breakfast. Lunch na tayo, gano'n? Kumakain kami mga late na, mga 11 or 10 in the morning. Tapos the second kain namin is ngayon. Anong oras na langga? 5. Mga 5 o'clock. Kasi pinapriority muna namin si Bernhard. Siya muna unang mag-anon sa kusina. Yung mag-prepare ng pagkain niya. Tapos pag wala na siya sa kusina at doon na ako a-attack kusina namin. At syempre, bago ako umakyat dito, kailangan na lahat ng mga hinahawakan ko, yung naka-disinfix na, saka yung kusina, naka-malinis na, disinfection na. So, ito nga guys. Okay. Then, yung feelings ko ngayon is, makatay pa rin yung lalamunan ko. Minsan, inubo ako. Tapos ikaw, Kai, ano yung feelings mo ngayon, Kai? Wala. Sipon? Yung si Jaika is, sipon lang yung sa kanya. Ay, sipon ko, malapit na wala eh. At, wala siyang ibang, ano, ibang symptom. Yung sa akin talaga nung, ano, yung first day, ay super sakit ng katawan ko. Para akong, yun nga, binubog ng 5 tao, super, So, ito guys. So, update kayo next time or bukas. Hi guys! Video! Hi guys! So, ito kami ngayon, nagpainit. Ito ang number 4 ng quarantine namin ni Kai. So, kaya ito, naglalakad kami dahil maganda yung weather. Para naman alisan na kami ni Kuan, ni Kagaw. Hoy Kagaw, umalis ka na sa katawan namin. Hindi na namin kayo kailangan. Misin namin yung sabi siya. Misin namin maglakpat siya. Please, Kagaw. Please. So, D4 pa lang guys. So, need pa namin magstay ng 6 days. Kasi kailangan 10 days daw eh. At ito. Pero pag 6 days na no, is mag-ano tayo, mag-test tayo kung negative ba o positive. Tapos Kai? And then? Ano yung feeling mo Kai? Yung feelings? Wala, okay. Strong. Wala ko. Yung sa akin, masakit lang yung mata ko. Yung dito masakit. Sipon lang, meron ako. Tapos, medyo makati pa rin yung lalamunan. Kaninang umaga, nag-gurgle ako gano'ng asin niya. Gurgle asin? Gurgle. Oh, ah! Yeah. Nag-gurgle ako ng asin. Yung tinuro niya sa akin eh. Si Eros. Kapag once na mawala yung boss mo, tapos makati yung lalamunan mo, mag-ano ka ng mainit tubig, then lagyan mo ng asin, and then lima o tatlong boss ka kung ano. Sayang walang windmill dito. Pero in fairness, ayun, tatlo sila. Pero sa Ilocos Norte talaga pinakaano dami. Nandun so, kasi yung... So guys, update namin kayo bukas ulit. Yes sir! Ciao! Bye. Hi guys, meron kaming nakita habang kami ay naglalakad. Tingnan mo, para tong ano eh, hoxet. Nga... Ano kaya to? May likid man. Parang siguro sobrang lakas ng hangin. Ay ito, dito siya nilipad. Ito. Ito siya guys. Ito, nilipad talaga to siya dito ka.
siya. Parang ano, oxid na may upuan. Kasi sobrang hangin. Sa sobrang hangin, guys, ito nilipad yun. Yeah, nilipad yun. Yan lang.